yeah, yeah. Yeah. Come on, come on, come on. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Come on, Zoning 2018, nandito pa rin, B-side, pangalawang laban ng gabi. Check nyo, www.fliptop.com.ph. Nandun yung mga bagong content natin, mga forum, FlipTop Radio, tatlong stasyon, 24 oras tumutunog yan. At lahat ng iba pang content natin, mga lyrics, mga music video, mga album review, at marami pang parating. Sinipin nyo, mga promo natin nandyan din. Pangalawang laban ng gabi, FlipTop again, para sa parating na laban, oh. Sa kanan ko, Antipolo City represent, Magigay, para kay Hazky. Nakipag sa palaran, galing probinsya. Ayoko na mas bate, gusto ko na Manila. Ako'y naghahanap ng mauupahan, yung nagpapatira panandalian. Di ako maarte, simple lang naman. Mahalaga may bahay lang na matitirahan. Pero may isang bagay na ayaw ko, yung tulo kapag maninirahan ako. Yon, shoutouts nga pala, No Manas, Icarus Clothing, Tupa Sierra Family, Mico Lucas, at saka Harvey Medina, Bon, Salas Emerito, Kiko Mark, Sir RBB, mga katrabaho ko sa Kapasko, Taguig, tsaka lahat ng nagpapabate, alam nyo na kung sino kayo. Yon, tapos eto pa pala, Volume 1. Ito yung camera shot. Sa akin, no? Kaya Icarus Clothing. At sa kaliwa naman, Bulihan Cavite represent, para sa inyo, Magigay, para kay Jonas. Hindi ako si Rega, pero ikaw ang prinsesa ko. Nasa akin ang sapatos mo, Cinderella ko. Huwag kang mag-alala, ako'y laging nasa tabi mo. Handa kong banggain kahit sinong manakit sa'yo. Susunduin kita mula Cubao to Iloilo. Wala akong pake kahit may bagyo't ipo-ipo. Itutuloy pa rin kahit maganda hilo-hilo. Ikaw ang gusto ko, ayaw ko kung kani-kanino. 3Js ng Madre, Breezy Music. Shoutout nga pala sa Sneaking Libos Pato, Boss Roldin Grumes, Vinson Family, Grumes Family, Glyza May at Unica Lorraine, A.R. Ramos from Dallas City, California, Papa Kelian Cheta, Boss Emil Martinez, Boss Paulo Ponce, The Good Kitchen ni Boss Alan Martin, tsaka Hani Murillo. Nanalo ng coin to si Hazky. Pinili niya mauna si Jonas. Tigdalawang minuto sila. Lima lang hurado natin, non-tournament battle to. Zoning 2018. Unang banat, pahinga natin, Jonas. Game, game. Sa gabing to, maaaring ako ay matigok. Pero hindi dahil kay Hazky, dahil sa piyok. Kaya Hazky, ikaw ba si Hentai Kamen? Pwes! Patay ka ngayon sa akin! Sinisigurado ko ngayong gabi, lalambot to malakanin na parang humiga ka sa kabaong na may baga yung ilalim. Dahil Hazky na tarantado, sa'yo ako ay mas gago. Sinisigurado ko ngayong gabi talaga mapupuruan yung pagbumuka mo. Dahil pag ako na ang nagbiro, talagang nagwawala mga tao na parang sumigaw ako ng may bomba sa gitna ng piyesta ng Nazareno. Pero pag eto na nagbiro, wala, nakakatanga. Sobrang desperado, mapasaya yung tao, talagang pinantihan mo kanya. Anong akala mo, malupit ka? Sa mga mata namin, gumaling ka, tangatingin lang namin sa'yo si Damas kasi hindi ka malakas kapag wala kang maskara. Pero walang masama sa pagko-costume. Kung yan ang trip mong pag-i-improve, ang masama yung ginawa mo sa battle, tangina mo pang red tube. Kasi pinanood ko yung laban nyo ni Mickey D. Tangina ang laswa. Parang mantuman ng dalawang veteranong bakla. O nung naghubad ka lang Hazky, dun lang nag-ingay. Bakit pa betlog mo, tang ina mo, hindi naman pantay. At wala akong pake. Kung ngayong gabi, ikay kargado ng pedigree. Baka nakakalimutan mo ako si Jonas. Fully loaded ng Lucky Me. Fully loaded ako ng Lucky Me.
Mahilig ka magpasanib kung kani-kanino, kaya yung katawan niya sunod-sunuran na parang anino, kaya double meaning kapag sinabi kong wala kang orinal na espiritu iho dahil yung sanib-sanib style ginawa na yan ni Andy G tsaka ni Sinyo, kaya hindi imposible ang nagpapatulong to kay Tite. Pero sige lang, magpatulong ka. Ganyan naman talaga ang aso, hindi natututo pag walang turo ng amo niya. Kaya basang-basa na kita. Ang mali mo lang, kumagat ka sa pain. Nakalimutan mong mas malakas ang rabis ng tao, kaya patay tong aso sa pagkagat niya sa akin. Oo, ikaw ay aso, Hazky. Kaya katay ka ng malagim. Yung balat mo, tatanggalin ko, tas gagawin kong kilawin. Walang silbi ang rabis mo, kasi mas ulol ako at praning ako si Drunking Master Brother. Kaya patay ka sa isang gin. At last, kung si Mot may nilagay na tao sa gitna ng ataol, pwes sa akin iba naman. Total malibog ka, ikaw ang ilalagay kong adan sa gitna ng badang. Labanan! Yo! Nagpapaturo daw ako kay Tyke. Sabi nitong gago, tawagin mo sa entablado, dalawa kayo wawasakin ko. Tangina, mas kamukha mo si badang. Yo! Di ko sukat akalaing susunod kong makakalaban ay si Jonas na pala. Sa sobrang excitement na karamdaman ako ng kaba, pero huwag kang masyadong maging kampante, kasi hindi tayo magkapareho. Lagi kong bitbit yung aral ni Pagong dun kay Kuneho. Di bali nang mabagal, basta sigurado ang galawan. Mas pabor pa nga sa akin, nakakaantok ako kalaban. Baka sakaling sa panaginip magawa mo kong madurog, suntok kong may malasakit, tutulungan ka pang matulog. Tangina, mga tinalo mo sa liga, pinagaling mo lang sila. Synerge Skills, Black Fate at Onyx, mga tinalo ko na bura. At kung may mas masakit pa doon, baka hindi mo napupuna. Kung meron mang mawawala sa ating dalawa, putang ina, parang ako na. Kasi sabi ni Enigma, tangina, tanggal ka na. Boss, joke lang yun, di ba? Hindi daw joke, kasi nung si Harty nagbubad, tuwang-tuwa yung mga puta. Tapos nung ako na, big deal, pinapatay ko daw yung kultura. Ina. Yo, pinapatay ko nga ang hip-hop, marahil totoo, pinapatay ko lang ang hip-hop, lalo pagka-battle ko. Tanga na, literal, na pinakita kong may bayag ako sa laban. So now what can you say? Naturingang ikaw si Jojo, pero ako yung nag-all the way. Estilo mo very easy, hyperbole lang yan. Pinapalala mo lang yung bagay-bagay para magmukhang katatawanan. Sabay banat ng flow para ang kalaban madehado. Audience impact na plus points pa sa hurado. Nakalimutan mo na yatang rapper din ako, mga bagay na ginagawa mo aking kaya. Di hamak mas malaman, malamang, mangmang lang naman ang kaya mong madaya. Tayo'y sundalo ng liga na bawal ang blanco. Bawat bala na tangan ay dapat tira isa ulo. Sa pagkamatay mo, respeto at saludo. 21 putok ng bara sa mukha mo. Bibilib pa ba kayo? O baka common sense na yan? Rapper siya, natural, kayang-kaya niyang gawin yan. Sige, flow pa, kaya mapaos. Kasi estilo mo gas-gas, kahit sabihin mong ikaw ang Michael Jackson ng Pinas. Ay na, motherfucker! Pinupuna pa pati yung paghuhubad ni Harty. Eh si Harty, yummy. Ikaw, yaki. Mga tropa, tingnan nyo yung korte ng mukha ni Hazky. Ang kulit inang ina niyang parang telepono ng PLDT. Oh, maraming natatakot sa iyo sa tanay. Alam mo ba kung bakit? Kasi para ka daw si kamatayan, lagi kang may dalang karet. Di lang yan, kinang inan yan. May isa pa akong napansin dyan.
Pag naka-side view na to si Hazky, mukhang pikong walang hawakan. Oo, ang sarap mong pagtripan. Mukha ka rin kalahating buwan. Hazky, mukha kang nag-walk out na LEC ng electric pan. Kasi sobrang haba ng baba mo, pare. Parang sapatos ng duwende. Tuwing nag-iinom kayo ni Tyke ka ng pinambubukas nyo ng bote. At alam nyo kung anong karime ng baba ni Hazky? Logo ng Nike. Kaya Hazky daw ang MC, di ka na maisasalba ng iyong panty. Para kang sundalong sumugod sa gera na ang bit-bit lang ay ice candy. RPN ka baka mo? Pwes ako, galawang breezy. Kaya ang tirahin itong pabebe para sa akin sobrang easy. O ikaw ay rapper na pabebe, naglalabas ka pa ng dede. Para kang baklang puro keme kasi walang punto mga sinasabi. O parehas tayong estudyante, pero ako marunong dumepende. Pag makulit kalaban ko, binabagsak ko parang pasaway na estudyante. O ikaw ay estudyante at ang guru mo si Tyke. Siya ang nagturo sa'yo kung paano magpa-bounce at magpa-hype. Pero hindi nagtagalay, nag-away din sila ni Tyke. Kasi nalaman nilang si Hazky pala ang nagnakaw ng nawawala nilang mic. Oo, magnanakaw to ng mic. Tapos kung umasta feeling anghel, kinang ina ka, kaya pala ma-studio ka sa loob ng tricycle. Hinayo pa ka. Doon mo pala kinabit yung ninakaw mong mic tsaka mga speakers. Kaya pala yung mga nilabas mong kanta noong nakaraan, puro may brum-brum na feelers. Oh, tricycle driver to. Tapos kung maningil ng pasahero, ang mahal-mahal. Pag in-start naman yung tricycle, ang tagal-tagal. Oh, one time sumakay sa kanya si Righteous One. Sa sobrang inip, naglakad. At last, alam mo ba yung hentai kamen? Hentai kamen? Di mo alam yung hentai kamen? Yun yung hindi ka sinipot ng chicks mo sa 7-Eleven. Pinaghentai kamen. Yo! Hindi na ako magre-rebat. Tang ina, ang pangit na ito. Yo! 3GS kalaban ko! Pero ang tanong ay sasapat na ba? Sa haba ng preparasyon ay tila nagkapartida pa. Boss! Ito na ba yung sinasabi mong malakas at magaling? What's up, idol? Idoling. Ang ina! Ang bangis! Yung isang mata lihes! Sabay niyang nakikita yung east at tsaka west! Eww! Ang ina! Katangahan mo sa bahay, katay, nabit-bit mo na rin. Lalo nung sinabi mong, dila ko'y mas matalas pa sa buto ni X-Men. Buto ni X-Men? Palakpakan natin siya! Putang ina! Sa sobrang tanga mo, mutant ka na! Putang, yung mata ng Illuminati, pinaiyak niya ng dugo. Kasi pilit niyang dinutukot para paningin niya mabuo. Tangin na, di ba? Champion ka ng tryouts, di ba? Pero matagal nang nadungisan yan. Sa katangahan mong taglay na pang Stanley Superhuman, di ba? Magaling kang magpagaling, pero salamat na lang, bro. E-apply mo sa sarili mo kasi mas mukhang kailangan mo kasi anniversary pa lang. Pangarap mo na kung makalaban para basagin standing ko, puta malaking kagaguhan. Eh wala naman akong pakialam sa record ko. Kesyo manalo o matalo, ang importante para sa akin, nagawa ko lahat na makakaya ko at hindi porkit tinalo mo yung flow king, isa ka na rin sa kikilalaning mabangis. Effortless ikay panes pag nilabas ko na yung poet ko na flowless. Bakit ako mahihiya kung mas makinis puwet ko sa kanyang mukha? Tang ina, wala naman akong duda sa pagiging komedyante mo. Nung laban mo pa nga kay Onak, sobrang lap trip pa nga ako. Kasi sabi niya, kabahan ka na sa titig ko dahil sa titig ko pa lang. Uuwi ka ng hubo. Tang ina, lupit nun men. I-try mo yan sa akin, yari ka kay Hentai Kama. Ngayon mo sabihin sa akin na ayaw mo kay Hentai Kamen
kung nung ginawa ko to, si Anigma ang unang nagtanggol sa akin. At wala akong pakialam kahit ano pang sabihin mo. King of Pop ka lang, only Pops ako. Yo! Pinunapan ni Gago yung pagkakamali ko doon sa X-Men. Kala mo naman talaga antindi niya. Siya nga may double meaning eh. Sabi niya sa kalaban niya, ilalampaso ka! Ilalampas! Oka! Sino yung oka? Tito mo? Tangina, double meaning! Palakbakan! Check! At saka, pinupuno mo pa yung pagkabanlag ko? Ang ina nito, Gago, kahit mas banlag ako, mas gwapo ako sa'yo. Tangina ka, ikaw nga, ang laki ng mata mo, ang sagwa. Ganito yung itsura ng mga taong pinagbibintangan mo pa lang, pero sa laki ng mata, kala mo sila na yung gumawa. Sabi na nung laban niya kay Mickey D, ang tagal mo nang nagra-rap. Di mo pa nilalam yung konsepto? Ang hip-hop sa Pinas at bigyang respeto. Ang tagal mo nang nagra-rap, di mo pa rin alam ang konsepto. Iangat ang hip-hop sa Pinas at bigyang respeto, tapos nagubad ka. Inangat mo ba ang hip-hop sa Pinas, Hazky? Hindi, nagubad ka. Binigyan mo ba ng respeto ang hip-hop? Hindi, nagubad ka. Kaya para kang baklang kunyaring ayaw ng titi. Kasi Gago, huwag ka. Tanginan to, nakakainis na. Tingnan mo, nagmamalinis pa. Tangina para hindi mga mo yung baho niya, yung dumi niya, pinahid niya sa iba. Anong akala mo? Hindi ko mapupuna? Gago sa akin, wala kang takas. Ako'y parang bitiranong magboboso. Magaling akong umanap ng butas. Kaya itong Hazky, todas, di na to aabutin pa ng bukas. Baon to sa akin, sa sobrang baon, di na to madedetect pa ng kompas. Pero undefeated ka, di ba? Pero lahat ng battle mo, walang kwenta. Pero malaki TF kay Enigma. Kasi katawan niya, binibenta. Kaya inulit niya ulit nung Ahon 8. O nung laban niya kay Martin. Tas dinagdagan niya pa yung katawan niya ng napakaraming napkin. Yuck! Ikaw ay cancer sa laro. Nakakahiya ka, Diyos ko po. Kailangan pa ng napkin para lang masabing yung laban niya madugo. Pero nanalo to kay Martin. Kasi liman judge siya kanyang pumabor. Paano nga naman malalaglag to nung ahon? Eh, ang daming ampasador. Pero ano, kahit wala kang napkin, duduguin ka pa rin tiyak. Dahil sa undefeated na pusi na to, ako ang unang sisiba. O ikaw ay virgin na pumunta rito. Pero uwi ka ng wasak na parang puki lang ng madreng kinantot ng Only Pops. Pinakinggan ko yung tatlong kanta mo. At ang title, Anak Mahirap. Dukha. Limos. Nakakaiyak, grabe. Sana gumawa ka pa ng 15 para may album ka na ng pulube. Tanginan to, puro nakakaawa yung kanta. Yung mga linya naman, ang bababaw. Ano ba talaga pangarap mo, Hazky? Maging professional na badyaw? Tanginan to, ang hina ng kukote. Wala ka na bang maisip na ibang kanta? Sa lahat ng MC rito, ikaw lang ang na-motivate ng kiyakya. Palibasa, kontisero. Ganyan ang style niya, magpaawa. Pagkat ng entablado, may dalansa ako, tas mukhang madungis na bata. Anong akala mo, Hazky? Nakakabilib kang makata. Hindi ka magaling, tarantado. Tawag sa'yo, mandaraya. Kasi mag-akyat pa lang ng stage, hihingi na ng simpatya sa mga tao. Iiyak-iyak sa mga orado at mag-share na malungkot na kwento. Alam niyo po bang mula tanay to Maynila, nakabisikleta lang po ako. Tangina mo! Rapper ka ba talaga? Ba't ang drama mo naman? Kung naging maso ka siguro, di mo pa kayang dumurog ng gulaman. Kasi, napakahina mong nilalang sa pinapakita mong banatan. Ito ay sementadong gubat, Hazky, at ang mga katulad mo'y walang karapatan. At last, pakyo ka. Tama na. Tagatanay daw ako. Wrong info. Bobo, ako'y taga-Antipolo. Tangina. Yo! Napanood ko yung laban mo kay Batas. Mapaggawa ka ng issue, tangina mo. Nakesyo merong luto sa FlipTop kapag tropa yung hurado.
nang ibabaw lang tuloy na mahina ka pa pagdating sa teknikal na banatan na turingang sa balagtasan ka lumaki pero wala namang pinagkatandaan. Eh, ados pa sana patay to kasi wala namang silbi. Paliba sa feeling Batanggenyo kaya mas magandang mamatay sa 29. Tapos anak daw siya ng madre at lumabas daw siya sa Bible. Nakierya siya ka sa Bible. Inaahit ba yung Bible? So paano yon pag gusto makita ng tatay mo? Love, patingin naman ako ng Bible mo, love. Ay, ang kapal talaga ng Bible mo, love. Ibuka mo ang Bible at papasok na ang pare. Ay na, talap-talap yan, baby. Ano ba relihiyon mo? El Puday? Ang butas ay buhay? Pero maiba tayo. Nasalubong ko yung shota mo sa palengke. Pag nakakakita daw siya ng patatas, naaalala niya yung betlog mo, pare. Sabi ko, betlog ni Jonas, ganyan kalaki. Sabi niya, hindi, ganito ko dumi. Ay, sis, sobrang derte. Tangina, kung usapang beast mode lang, mas doble ako sa'yo. Kung class S ka, mode double S ako. Mode double S ako, walang nakagets. Madali lang yan. Ang balote! Toninong! 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 Bang! Oy! Teka lang, teka lang! Sabihin na madugo ang sasapitin ko. Bagong-bago, pag pinugutan ko, dugo mo mapupunta dito. Ako! Ang karibal mo! Sa pukin ng syota mo! Tablado ka ng ilang araw kasi kailangan niya ako. At kung sakaling malooban at merong mabuo, pagbakante na ulit, hahanapin niya ako. Tangina, yung pinakamamahal mong syota, papatikimin ko siya ng burger. Alam niyo ba kung ano yung burger? Borotsang my finger. Pipingirin ko siya hanggang sa gusto ko. Hindi ako titigil hanggat may fingerprint ako. Sabay kong ipaparamdam ang ginhawa at sarap pag ginawa ko siyang kabit. Sa lagunting, isa sa pepe, isa sa puwet. Huwag ka na mag-alala ako ng bahala, tol. I can manage. Everything is muscle control. Tangina, pag nakita mo siyang nakabukaka, iiyak ka magdamag. Parang nag-super si Wolverine kasi yung pek-pek niya bara. Tangina, anong connect nung syota niya? At bakit dinamay ko? Parang pinatay na rin kita kasi siya ang buhay mo. Kung ina... Flip-top again! Flip-top Zone in 2018. Hazky vs. Jonas. Mag-i-ice pambeses para sa kanila pareho. Para makita niyo na wala talagang luto, may isang huradong nawala pero pinalitan kaagad siya ng isang MC na nandito lang din sa gilid, walang planado, walang pinipili, pero ang boto ng hurado, 3-2 para kay Jonas. Yun, maraming salamat nga pala, tsaka dito na ako magre-rebat para sa asawa ko. Kung mag-alala, sayo-sayo lang ako. Halos dikit na dikit talaga. Siguro pinasayahan ko lang sa round 3. Medyo napakahaba talaga ng oras ni Hazky. Kumbaga, lugi naman si Jonas sa material na yun. Pero props kay Hazky, napakagaling talaga. Isa si Hazky sa MC na napakahirap talunin. Sobrang improved, sobrang lakas. Siyempre, Jonas pa rin ang binoto ko. Hindi dahil sa kagrupo ko o anuman. Sana wala akong mahirinig na kahit ano. Pero pakikinggan nyo at panoorin nyo sa YouTube. Unawain nyo lahat ang sinabi ni Jonas. Jonas ako.
Yo, Marshall nga pala. Binoto ko si ano si Hazky. Kasi mas effective yung ginawa niya para sa akin. So, siguro nasa 2-1 Hazky. Binoto ko si Jonas. Bali, nagbase ako sa ano. Kasi pare sila nakakataw eh. Pero yung sa dami ng suntok, unti lang naman kung bibilangin natin sa tatlo. Isa lang ang nilamang ni Jonas. 1-2 sa kanya ko binigay. Eli, pricing. Binoto ko si Jonas. Para sa akin kasi mas effective yung mga punches niya. Although, effective din naman yung kay Hazky. Ineliminate ko lang yung props and ano. Parang pinagbasihan ko yung bars for bars. Para mas marami para sa akin yung kay Jonas. Jonas, shoutout para kay Hazky. Yan, Mickey nga pala. Binoto ko si Hazky. Round 1, round 2. Pero round 3, binigay ko kay Jonas.